this is Woxy and welcome back to my channel. For those of you who are new to my channel, why? Anyway, na-miss niyo ba ako? For those of you who missed me, I miss you too. So this week lang yun, nakuha na namin ang aming Christmas package. Ngayon, yun ang gagawin natin. Tayo ay mag-unwrap. Bakit natin gagawin yon? Para mapatunayan natin kung totoo ang chismis na kuripot ang mga Chinese. Charot. Mawawalan na ako ng trabaho bukas. So, ito siya. Tadaaa! May number pa. Baka sakaling ano, madoble daw. Kaya kailangan may number. Nag-upgrade naman. Wala pala akong comparison. Nakalimutan ko yung last year. Pero tandang-tanda ko, last year, wala kang cheese. So, nakita ko na kanina, may cheese. So, ito ang ating i-unwrap. Tadaaa! Kita ba? Sobrang hirap naman ng ano ito. Parang ayaw niya magpabukas. Parang ayaw i-bake. Ba't ganun? Sorry. Yan. Una sa listahan ay Nestle cream. Nestle cream o Nestle cream? Alam ko Nestle, di ba? Tinanay ko Nestle cream ang tawag. Nestle cream na 250 ml. At para saan ang Nestle cream, you may ask? Para sa fruit salad. Kaya meron tayong Fiesta Fruit Cocktail. Ito ay 507 grams. I drink pala yun. 836 grams. Of course, hindi mawawala ang kondensada pampatamis ng fruit salad. Cowbell. Cowbell kondensada. At ang star ng Pasko, spaghetti. Ito, spaghetti na 250, I joke, 900 grams. Premium Del Monte. Premium spaghetti. Imported pasta made with 100% durum with semolina. Siyempre, kung may spaghetti, meron dapat sauce. Filipino style spaghetti sauce na 1 kilogram. Paskong Pinoy. Ngayon, anong isasahog natin sa spaghetti? Corned beef. Bakit isa lang yung corned beef? Grabe naman. 150 grams na star corned beef. Ah, meron pa pala. Meron pa tayo meatloaf na may dem. Kung gusto nyo ihalo ang meatloaf sa spaghetti, edi gawin nyo. At last but not the least, ang pinagmamalaki natin, Eden cheese na toppings ng spaghetti. Last year, wala kaming cheese na natanggap. Nakakalungkot. Walang lasa yung spaghetti. So that's it. Ngayon, ang tanong ng bayan, nasan ang hamon? So that's it for today. Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. At sana, matutunan natin na magpasalamat sa kahit anong mga bagay na makukuha natin ngayong Pasko. Nagpapasalamat po ako sa may-ari ng kumpanya sa pagbigay ng simpleng handog na Christmas package. Hindi naman obliged ang mga owners na magbigay, pero nagbibigay pa rin sila dahil nanghingi kami. Charot. So, thank you sa aming mga owners, sa HR, sa pagpupush na magkaroon kami ng cheese. At yon, be thankful. Always be thankful for all the blessings. Dahil 2020 ngayon, swerte na tayo na may blessings. Please like this video if you like it. Please subscribe if you like me. Please comment down below if you have a problem. And I will see you next week. Bye!